Pasasalamat ni John Rio Solidor para sa kanyang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ng Regacho Family, Panlaque Family, Belen Regacho, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and Family, Gillette Iopanco, Cecil and Jay Rigodon and Family, at Tisha Luna. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Geraldine Batalia, Emelita and Amelito Sibilia, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sebelia Lim, Maribit Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Enosanto, Leia Rose, Chris Downing, Marian Barberi, Teresa Tanchinko, Stella, Blanche, Eligio, Brandon, Ed, Linda, Esto, Cory and Vang Santos, Lay Iranista, Jeanette Herrera, Eduardo Salido, Jana Altea Rosales, Ramon and Eles Lim. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Melissa, Madeline Tanchinko and Family, Diane and Chris Jang, Jenny Season, Gillette Iopanco, Wanji Villanueva and Family, Brian Jayelo, Nazare, Brian Lloyd, Darlene Jayela Legaspi, Lolita Ranchero, Abigail Rosales at Normita Luciano. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Kurt Dustin, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchidoro Cordoba, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sirio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Raimundo, Paulina Aragosa, Eliseo, Leonora, Antonio, Alberto Manahan, Yunila Magaling, Andres Luis Trosignor, Carmen Bukod, Mary Vercel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Teresita, and Romeo, Irene, Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Emmanuel, Wilfreda, Leonida, Ponciano, Rufino, Jose, Esther, Pedro Morillo, and Noli. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. At ang salita ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Maria,
Ipanalangin mo kami, o Santa na Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Zonamilio. Bayan Maui ng papuri sa pagkakalayon, ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan Maui ng papuri. Bayan Maui ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang nagalang inangkin niyang lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan Maui ng papuri sa pagkakayon, ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan, Maui ng papuri, bayan, Maui ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan sa araw na itong ibinigay sa atin at sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob. Ngayong araw po, ginugulita natin ang kapistahan ni San Juan Bosco. Hilingin natin ang kanyang panalangin habang itinataas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga intensyon, lalo tigit para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga taong tumutulong, sumusuporta sa atin, pinagkakautangan natin ng loob, at isama rin natin sa ating panalangin ang mga taong pinangakuan nating ipagdasal, lalo tigit ang mga mahihina at may sakit. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkalob mong kami madarang ng ningas na pag-ibig na sa kanya'y nagpapaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Inuulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako nang malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa inyong lupain. Tatlong buwan pag-uusig ng inyong mga kaaway o tatlong araw na salo. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon. Ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 taon ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinawain siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, 'Tama na, huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Heboseo.' Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, 'Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo.'" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasawain. Tayo pong lahat.
Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasawain. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Tugon, Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasawain. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Tugon, Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasawain. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugso man ang malaking baha, di sila abutin. Tugon, Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasawain. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip, kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Tugon, Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasawain. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia, wikay mo, o nakikinig ako sa iyo, mga salita, alleluia, alleluia, alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ayaw niyang nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Si Jesus ay nasa height, nasa peak ng kanyang ministerial works, nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, at nagkaroon siya ng pagkakataong umuwi sa kanyang sariling bayan. Isinama niya ang kanyang mga alagad. You know, habang binabasa ko itong ating ebanghelyo ngayon, ang pumasok sa isip ko yung kanta ni John Denver na Take Me Home, Country Roads. No?
Kasi masarap kapag na uuwi tayo sa sarili nating bayan. Alam niyo yun, paborito niyong kantang yun, Take Me Home Country Roads. At nang sumapit na ang araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sinagoga at gaya ng ginagawa niya sa ibang lugar, sa araw ng pangilin, nangaril siya sa kanyang mga kababayan. Pero parang hindi siya pinakinggan at tinanggap ng kanyang mga kababayan. Well, may mga dahilan po kung bakit minsan hindi tayo tanggap at hindi tayo pinapakinggan. No? Let me give you two reasons. Una, kapag ang tao ayaw sa atin, don't feel bad immediately. Huwag agad tayong magalit kasi baka it is more of self-projection on how they look at themselves. Alam niyo po, nung nasa seminary pa ako, malakas po yung psychology subject namin. Kilala niyo si Carl Jung? Have you encountered the name Carl Jung? He is regarded as one of the most influential psychologists in history. Meron siyang expression, what you hate on others gives you an idea of what you hate in yourself. No, kasi nakikita mo yung di mo gusto sa ibang tao, para nakikita mo pala yung sarili mo sa kanya. Kaya may kasabihan tayo, galit ang magnanakaw sa kapwa, magnanakaw. Parang yung pagtingin mo sa ibang tao, either positive or negative, has something to do with the way you look at yourself. Sa Jewish wisdom book, ang tawag doon ay Talmud, meron silang sinasabi, no? Sabi doon, you think you see the world as it is, but actually you see the world as you are. Yung pagtingin mo sa mundo daw, yun din ang pagtingin mo sa sarili mo. Kaya, paggalit ang tao sa mundo, kapag walang appreciation ng ibang tao sa iyo, don't feel bad. Kasi baka yun ang pagtingin nila sa sarili nila. No? It's not your problem, it's theirs. Hindi ikaw ang may problema, sila ang may problema kapag laging galit. Minsan may lumapit sa akin ang sabi niya, Father, yung tatay namin mula nung maliit pa kami hanggang ngayon, he never appreciated us. No? Wala siyang makitang maganda sa aming magkakapatid. Panganay po ako sa magkakapatid. At yung nanay namin nung namatay na, no, talagang hindi ko gusto kung paano kami pinalaki ng aming tatay. How he brought us up. Talagang seryoso siya, umiiyak-iyak. Sabi ko sa kanya, kung mula bata hanggang ngayon, wala siyang appreciation sa inyo, don't expect it anymore. Huwag ka na maghintay na i-appreciate ka niya. No? Kasi nga, baka he never been appreciated by his parents. No? Baka nung bata pa siya, hindi siya na-appreciate na kanyang mga magulang, kaya hindi niya alam kung paano mag-appreciate. Diba? Kasi hindi automatic yun. May expression tayo sa Latin, nemo dat quod non habet. Ibig sabihin, you cannot give what you do not have. Ito makababayan ni Jesus. No? Nung malaman nila na kapitbahay lang namin niya si Jesus. No? Anak lang niya ni Maria at Jose. Nagduda sila sa kanya. Para sa akin, it is actually them doubting themselves. Taga Nazareth lang tayo. Ganito lang ako, dapat ganito lang din siya. No? Kaya hindi pwedeng mangaral siya sa atin. Ganun ang kanilang pananaw. And they took offense at him. Maybe it is their own frustration that they never realized for themselves and for their children. Mahalaga po ang basic confidence at self-acceptance. Nagsisimula po yan sa sarili. Hindi ko naman sinasabi na maging mayabang tayo, pero dapat merong tayong tiwala sa sarili natin. And if you believe in yourself in a humble way, in a positive way, I think makakarelate tayo sa ibang tao in a healthy way. Kapag magandang pagtingin mo sa sarili mo, you can also relate to other people in a healthy way. May nabasa ako na sabi doon sa nabasa ko, kapag gusto mong maging positive yung pananaw mo sa buhay, just say thank you. Kapag may nag-appreciate sa iyo, thank you, accept it. No? Halimbawa, kapag may nagsabi sa iyo, ay ang ganda ng buhok mo, huwag mo sabihing shampoo lang yan. Say thank you. No? Uy, ang ganda ng damit mo ah. Okay-okay lang yan. No, say thank you. Accept it. Para mas magandang pananaw mo. No? So you accept that who you and what you are. Na? Kasi when you say thank you begin to feel good about yourself. At yung feeling good na yan,
you pinoproject mo, you can also look good on other people. Kasi nga, you feel good of yourself. Pero kapag hindi magandang tingin mo sa sarili mo, hindi rin magandang tingin mo sa ibang tao. Ha? So if you want to have positive outlook in life, learn to say thank you for the many appreciations na natatanggap mo. Now, pangalawa, yung pag-iisip na very limiting frame mind of mindset. Yung tawag ko dito, limiting beliefs. Yung laging hindi pwede yan, hindi posible yan. May mga taong ganun. Laging negative yung kanila, laging nega. No? Hindi pwede yan. For a son of a carpenter to be preaching to us, hindi pwede yan. For a son of a carpenter na magpagaling sa atin, imposible yan. No? Ganun ang kanilang pananaw. Meron po kasi sa atin na sa pag-iisip pa lang, parang kinakahon na yung tao. Hindi pwede yan, ganyan lang yan. No? Kinakahon na yung tao. Minsan, may maririnig ka sa isang, narinig ko sa isang magulang to. It's really true. Sabi niya, paano ka maging engineer? Mahirap lang tayo. No, parang nawala na tuloy yung kanyang ambisyon sa buhay. Ikaw, mag-architect, ang pangit-pangit nga ng sulat mo. No, parang sinisira na niya yung ambisyon ng bata. Ikaw, mag-aaral, hindi nga kami nakatapos ng tatay mo sa pag-aaral. These are limiting beliefs, limiting attitudes. Parang we do not welcome the grace or the wonderful miracles in our life. You know, may kwento ako tungkol sa isang malaking elepante. I know, I'm sure narinig niyo itong kwentong ito, the giant elephant. Itong giant elephant, nakatali sa lubid. Ay, yung lubid nito ay maliit lang, ay yung manipis lang, na kayang-kaya niyang patirin, no? Kayang-kaya niyang pigtasin, pero na-condition na yung mind niya. Kasi nung baby pa siya, itinali siya dun sa lubid. And for many times, napupimigla siya, hindi niya mapatid-patid. Hanggang sulumaki na siya, igante na siya, akala niya hindi niya pa rin kayang patirin yung kanyang, yung lubid na nakatali sa kanya. Kasi nga, na-condition na yung mind niya. No? Marami ang ganyan sa atin. Hanggang dito lang ako. No? Hindi ko na kaya yan. Kaya yung the possibility of the goodness of seeing others, wala. At ina-apply nito sa iba. Well, hanggang dito lang ako, kaya hanggang dyan ka lang din. No? Pareho lang tayo, sana tayo. Parang ganun. No? Hindi pwedeng mangaral. Hindi ka pwedeng magsalita tungkol sa kaligtasan. Taga Nazareth ka. Taga dito ka lang. Pareho lang tayo. Yes, may limitasyon tayo. But the exploration of boundless possibilities are there. Marami pang pwedeng mangyari. Kaya nga itong si Jesus, yung mga makasalanan, may kinabukasan para sa kanya. Yung mga makasalanan, may posibilidad na magbago, kaya hindi niya binibitawan. No? Hindi niya kinakahon ang tao. Para sa akin yan ang tunay na pananampalataya. Ang Diyos, pwede tayo pa niyang baguhin kahit na tayo ang pinakamakasalanan sa mundo. Ang Diyos, pwede tayong pagpalain kahit na tayo ang pinakakawawa sa buong mundo. Pinakakawawa na nilalang. Sana pag-uwi natin sa ating, no, pag-uwi natin sa, lalo na sa probinsya natin, eh magbagong pananaw natin sa buhay. No? Taga-probinsya lang tayo. Kahit na taga-probinsya ka, marami kang pwedeng gawin. Mas marami pa nga kang alam minsan kaysa taga-Manila. Ha? Oh. Kaya sana pag kinanta natin, pag narinig yung kanta ni John Denver, maalala nyo yung hamon ng Ebanghelyo ngayon. Ang sabi ng kanta, all my memories gather round her. Narinig na yon? Miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty days on moonshine, teardrop in my eye, country roads. Pag umuwi ka sa inyo, take me home to the place I belong. Kung saan tayo na belong, no? We should be proud and we should not limit our own self. Kaya pag naalala niyo yung kantang ito, narinig niyo, may hamon ng Ebanghelyo sa atin. Let us not limit our, no, yung negative, kasi there are boundless. You can explore. No, the world is so huge. There are so many possibilities in the world. Magsitayo tayo na. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan, may pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa bawat
Panalangin ang ating itutugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga puok na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mapansariling kahilingan. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming alay, itong alay, at tinapay sa altar mo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal at magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San
Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, 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 sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana, sa kaitaasan, o sana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
Sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace. Peace po, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawat dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod ang lahat. Tanging panalangin sa mahal na Birhen ng Kandelaria. O mahal na ina ng liwanag, Birhen ng Kandelaria, napupuno ka ng grasya, pinagpala ka na nanalig sa katuparan ng pangako ng tagapagligtas mula sa Diyos na mapagpala. Ang pangakong liwanag sa bayang malaonang nasa kadiliman ay sa iyong sinapupunan nagmula sa pagkakatawang tao ng Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritu Santong dakila. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Nagbunyi ang langit sa iyong bantog na tugon sa dakilang paghahayag ng Diyos ng pag-ibig na tumutubos sa anak niyang iyong isisilang. Ang atid sa sangkatauhan ay kagalakang lubos. Kahanga-hanga ang iyong pagkamasunurin at kababaan ng loob na totoong kinalugdan ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa ngayong Miyerkules ng gabi at sa lahat ng naglingkod, nag-serve. At sa mga naghanda para sa ating pagdiriwang, maraming salamat po. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig, galak at kapayapaan ni Kristo. Salamat Diyos. Mayun at ipahaya kanyang pagkalingat-abat, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Ang mga dakila't dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Umayon at ipahayag